So and guys, so welcome sa video to. So meron na naman tayong ginawang PWM module. So based sa SG3525. And susubukan natin siya guys dito sa ating ginawang 2 MOSFET na PDC. So susubukan natin siya dito guys. And bago natin umpisan tong video natin guys, intro muna tayo. Itatry natin to guys, itong bagong gawa natin na PWM module. So bali guys, request to ng kaibigan natin from India. And yun nga lang guys, hindi natin mapadala sa kanya tong board. So bali design na lang guys yung sined natin sa kanya. And dalawa to guys. So di pa tapos yung isa, may mga kulang pa siyang parts. Bali nagustuhan ko tong PWM module guys nung sined niya sa akin. Yung bali picture lang guys. Yung sinend niya sa akin, so hindi yung mismong diagram. And bali matagal na rin tayong gumagawa ng mga PWM, so binasin na lang natin doon sa mga gawa natin guys. And may dinagdag lang tayo dito na water protect, so kung makikita nyo guys itong pin na to, so ayan guys, WP, so yan yung water protect. And bali guys, kaya ako to ginawa. So minessage niya ako guys sa Facebook or nag-usap kami. And ang problema niya guys, umorder siya ng board na PDC sa online. And yun nga lang ang sinend sa kanya guys, yung mismong inverter PCB lang. So hindi kasama yung PWM. And ayun guys, sinend niya lang sa akin yung picture nung PWM and kinopya lang natin yung size at yung design niya guys, yung mga pesto ng pyesa. Yung mismo ilalim guys, wala daw siyang picture nun, so bali yung top board lang yung nasend. And ayun guys, ginawan natin siya ng Gerber files, so pwede na niyang i-order yon sa mga international na PCB factory. And sayang nga lang guys, hindi natin masend sa kanya tong PCB na to. And dito naman guys sa ating PDC na 2 MOSFET. So bali ito siya guys. Ito yung gamit nating PWM module. So ayan siya guys. So bali guys, pakita ko muna sa inyo yung PWM niya. So ikutin natin guys tong frequency adjust. Papakita ko kung hanggang saan yung kanyang frequency. So nakaset tayo guys sa 27 kilohertz. So babaan muna natin guys. So bali pinaka low niya guys is 14 kilohertz. And sagad natin. So ito yung maximum niya guys, 160 kilohertz. And set natin guys yung ating 2 MOSFET sa 23 kilohertz. So yan yung gamit niyang frequency. And para matest na rin natin, so babaan ko muna guys sa 23 kilohertz. So yan guys, sinet natin sa 23 kilohertz. So yan yung required na frequency nitong ating PDC guys. Although guys, pwede siya sa 18 kHz hanggang 40 to 50 kHz guys, pwede siya. So, pero ginamit ko dito guys is 23 kHz or 21, pwede rin. So, set up na natin siya dito guys and para matest na natin.
So yun lang guys, dito naman sa ating ginawa na PWM guys, gumana siya na maayos. And bali si-share ko guys yung kanyang schematic, so screenshot nyo na lang. So ipa-flash ko sa screen. Ayan yung kanyang PCB guys, madadownload nyo sa description. So kasama na rin guys yung kanyang schematic. And ito naman guys, dito naman sa ating 2 MOSFET. Maglalagay ako ng link sa description guys para ma-download nyo rin to. So napakaganda niya guys, 2 MOSFET lang siya pero kayang-kaya niyang pailawin guys yung 1000 watts natin. And bali yung features pala nito guys, wala siyang flip-flop, so PDC adjustment lang. And dito balik tayo dito guys, so bali available na to guys sa aking Facebook. So message nyo na lang ako guys kung gusto niyo bumili ng ganitong PWM. So bali yun lang guys, maraming salamat sa panonood. So hanggang dito muna yung video natin.